Kung uutusan ka ng imong nanay na bumili ng mantika sa palengke na 100 kilometro ang layo sa inyong bahay, ay malabong gustayin mong palitan ang inyong kotse ng bisikleta. Lalo na kung pinabalik ka pa kasi yung binili mong mantika ay dishwashing pala. Pero umuto ka po yung baligtad, kaya bumihin ako ng malayo para tagpuin ang isang tao at ipalit ang kotseng ito sa isang bisikleta na mas mahal pa dito. At tingnan natin kung makayari ko mong buhay gamit lamang ang bisikleta. Yeah, ito si Kuya Mac at sa hindi may paliwanag na sanaysay, ang bike na ito ay mas mahal pa sa kotseng dala ko. Sadyang napaka-weirdong panahon nga naman para mabuhay. Ito kasi ay tumataging ting na 600,000. Halos kalahati ng presyo ng kotseng dala ko. Pero paano nangyari yun? Tingnan natin ang mga pyesa simula sa pinakamura hanggang sa pinakamahal. Itong rotor ay 1,000. Konting kaalaman nito lang yung kaya kong bilhin dito. Itong mudguard 1,500 to 1,500 sa handle grip. 3,500 dito, tapos 4,500 dyan, 5,000 sa upuan, 6,000 sa kapirasong bakal na to, hingang malalim 8,500 para sa handlebar na to. Yung pedal mas mahal pa sa pa ako, 8,650. Tapos 10,000 para sa bearing na to. Okay game, ito na. Yung preno 25,000, siguro may ABS to. Sa tenedor 50,000 ang lubakan maging sementado. Pareha sa tenedor 50,000 din po ang seat post, yung napabataas na wireless. Wheel set 116,000. Sa group set wala magugulat kasi yung mga cambio po nito ay di kuryente at wireless na din. Kaya ito po ay nagkakalaga ng 120,000. Tapos ang pinakawala yung pinakapuso ng bike, ang batalya, 185,000. Madami ang dahilan kung bakit ganito kamahal yung mga piyasa na ito, pero ayoko mo nang isipin yun kasi kahit na pang presyo na ito, hindi na magiging palusong yung aahunin ko ngayon para makauwi. So with that being said, nakipag-secrets na ako kay Makat, official na simula ngayong oras na ito ay bawal na ako gumamit ng kotse sa lahat ng pupuntahan ko. Sakto! Paano ko baka magasgasan ko eh! Bye! Bye! Napakaganda ng araw, mahangin, maaliwalas, nang biglang umovertake sa akin ang jeep na to. Dahil dyan po yun, kailangan kong overtakean yung umovertake sa akin kahit di naman nila ako kinakarera. Kasi malakas ako nila lang. So ayun ang plano, pero di ko inaasahan na huhugot si Manong ng segunda at pauusukan ako. Di alam ni Manong, lumalakas ako tuwing nakakasingot ang usok, kaya bumunot din ako ng cambio, big ring, small gun, tumutok para aerodynamic, kinargahan ng padjak, sabay overtake at free wheel para madinig ang tunog mayaman kong hubs. Ang init. Sakit na ng binti ko. Nakakapagod pero napakasarap talaga magbisikleta. Hindi kailangan ng makina, gasolina at walang usok. Lapit na. Lapit na ako sa muko, mga lods. Ay pagpalit ng bike sa kotse, sabay magpapatak sa motor. Ayos din. Nakauwi na ako ng bahay at kinabukasan ay gigising kami nang walang sasakyan. Ilang araw kaya ang itatagal ko nang hindi gumagamit ng sasakyan. Ngayong araw ay may sobra akong importanteng lakad, pero magabay ka ko. Kasi ngayon ay magpapagupit ako. Kasama ko ang pisang kong si Matt, di ko alam kung tatandaan niyo pa siya, pero may kalimutan niyo na lang. Anyway, OTW na kami at di ko binibilisan kasi baka pagpawisan yung kilikili ko. Ambyo mo. Asara! Sarado! Matapos ang mahabang pagdurusa sa pagpadyak, nakita naming sarado pala yung pagupitan. Kaya kumain na lang kami ng Angel's Burger dito sa Franks habang nakikinig sa chismis nila ate. Bahay na ako sa pag-ahen, tiyabot ako sa asama ko, anak ko, kaya ako na dinakasama ko na asama ko. Matapos makinig ng podcast ni Aling Marites, pumadyak na kami pa uwi ng dismayado habang pumapatak pa ang ulan. Kung nakasasakyan lang sana kami, edi hindi kami nabasa. Pag-uwi ko, nagutom uli ako kasi man yung burger, unang kagat, tinapay lahat, pangalawang kagat, puro ketchup. Kaya nagkalkal ako sa cabinet ng pagkain kaso Lysol at Barreta lang yung meron. Naisipan ko tuloy pumunta sa Robinson Supermarket para bumili ng mga pagkain kahit di man ako tumataba. Dami mong dada. Robinson Supermarket. So OTW at medyo padilim na kaya doble kahit sa pagpadyak. Oleg. Sobrang nakakapagod pero at least nakakatipid ako sa gasolina. Uy, may pares. Paano naging tipid yan eh? Pagdating sa Robinson Supermarket, hindi na maubos yung oras ko kakaanap sa parking kasi nakabike lang ako. Miss,
tinanong ko kay miss ko pwede ipasok yung bike kaso madumi daw ako. Kaya iniwan ko na lang dito sa labas. So second attempt. Agad lang po. Ay, bawal po naka-helmet. Iwan ako na. Okay, safety first. Spray muna ng alcohol na hinaluan ng tubig. Tapos, pumasok na ako at kumuha ng ganito, ganarin, ganun, ganyan, at ganarin. Pagbayad sa counter, saka ko lang naisip, paano magkakasya sa bagong maliit yan? Awit. Sige, isuksok. Body, yung gardenia, hindi kasya. Inabot na ho ako ng gabi, kakaisip kung kakainin o pipiratin ko ba yung gardenia para magkasya sa bag. Hahay, kung din alam mo lang sana yung ZTR duffel bag, edi sana kahit 20 gardenia pa ilagay mo dyan. Tapos pwede mo pa gamitin pang dayo sa mga trail, kasi may lalagyan ito ng chest protector, damit pang bike tulad ng ZTR enduro shorts at downhill pants, tapos mga jersey at syempre brief. May specific na lalagyan para sa helmet, kasya parehas full at half face. Sa kabilang gilid, pwede ang sapatos, chinelas o high heels kung trip mo. Kung balak nyo mag-grocery o dumayo sa mga trail, ilalay ko ang link ng ZTR duffel bag sa Lazada. Oh my gosh, ang dilim na. Day 1, mission accomplished. Kinabukasan weekend, weekend equals rest day, kaya mag-bike ako para mapagod at manonood ako ng training ng Philippine Downhill Team doon sa Three Skulls Downhill Trail kasi nabalitaan ko andun sila. Pero bago daw ako mag-bike, pinabibili muna ako ng gulay pang sinigang doon sa palengke. Pero bago yung lahat na yan, tinatapos ka muna tong module ko. Pagkatapos mag-module dahil giyang nagiging na ako mag-bike, nag-base na ako at lumarga. Alam mo, dobo mo rin ang sinigang. Lintis na sinigang yan. Bili po, gulay, yung pang sinigang. Walang gulay sa hardware, hollow blocks meron. Wait. Nay, pabili po, hollow blocks. Joke lang, vegetables po yung isang package, pang sinigang. Ilan? Salamat po. Salamat. Okay, may pang sinigang na. Pero naisip ko mamaya pa naman ata kailangan tong gulay. Kaya diretso muna ako sa trail para magbike ng mabilisan. Promise. Taglit lang talaga, tas uuwi na din agad ako para mailuto na tong pang sinigang. Kasi nakakapagod kung babalik pa ako dun sa bahay namin. Ang problema lang, baka malamog tong gulay sa trail. Kaya hanap muna tayo ng pag-iiwanan. Wait, saan ko to iiwan? Itanim ko kaya muna. Ay, dun lang sa tindahan sa taas. Sobrang maalalahanin ko, naalala ko na hindi ko pala nakuha yung sukli sa gulay. Oo nga, hindi ko nakuha yung sukli. Wait. Ito lagi ako kumakain. Ako na lang iwanan. Apo. Apo. Pwede po magpaiwan na nga. Nabalik ako mamaya. Thank you po. Pagdating sa Three Skulls, natagpuan ko ang national team na nag-iensayo para sa SEA Games na gaganapin sa Vietnam. Ito nga po pala si Kuya Jeric, si Coach Eboy, si Kuya JR, si Kuya Nino, at para sa women's, ito po si Ate Lea, at syempre si Ate Nami. Hindi nga lang kasama sa ensayo nila ang Pumreno, kaya malabong makita nyo sila sa trail. Uy, grabe yun! Nga pala, sobrang tagal ko mag-upload. Ngayon pinapanood nyo ito eh, natapos na ang SEA Games at nanalo na ang Philippine National Beach Team ng bronze sa men's at women's. Congratulations po at maraming salamat sa ating national team sa pagrepresenta sa Pilipinas. Ayan! Bilas! Ayan! The boy enjoyed his ride and he lost in his mind the vegetable he had to bring home immediately. When he remembered it suddenly rained. The fool can't go home and it's already late and the rain hasn't stopped yet. After another hour, he got home and the rest is history. Day 3, kailangan ko pumunta ng Tagaytay kasi may ipapa-shipping ako. Ang kaso, sinipon ako dahil kahapon at mukhang lalagnatin kung magbabike pa din ako. Meanwhile, ito si Kuya Mac at ine-enjoy ang buhay na kasasakyan. Pupunta po kami ngayon sa playground. Hi! Where are we going? Playground. We will ride in? In my car. Your car? Where's your car? That one? Is that your car? Wow! Let's go to? Playground. Go! Okay. Oh no, daday. May lumabas sa puwet ko. Where's your bubo? Andito, daday. Send help. Hi! Can I ride in your car? Yeah! Yeah! We're going to playground. Oh! Eh, daday, slow down. Hi! Kumapit ka kasi. Hi!
Paano yung yeah boy? Sige nga, yeah boy. Yeah boy. Fix it, fix it. Yan. Yeah boy. Kailan ba matapos tong kaka yeah boy na to? How about ate? Say yeah boy. Inuuto na naman kami ni daddy pero para sa playground. Yeah boy. Say yeah boy. Yeah boy. Well done, Jude. Sadyang ang mga demotor na sasakyan ay napaka-importante sa ating pang-araw-araw. Kaya 2 days lang ako tumagal sa challenge na to, tapos binalik ko na ang bisikleta at kinuha ang sasakyan. Dahil sinipon ako at may mga lakad pa ako na hindi na pwede ang bisikleta. Great, great time.